Topic po natin ngayon, almoranas. Okay? Ang daming tao may almoranas, di ba? Minsan, pag dudumi tayo, mararamdaman nyo, meron parang umuusli doon sa puwet natin. Almoranas ang tawag dyan. So, magbibigay ako ng 10 bad habits, mga bawal gawin kung meron kayong almoranas. Pero baka hindi nyo pa alam itong mga bad habits na to. So, yan ang hemorrhoids, di ba? Bakit nagkaka-hemorrhoids muna? Minsan, constipated, buntis. Basta nanganak, di ba? Iri ka ng iri. Kakairi ng baby, normal delivery, nagkaka-almoranas. Overweight, mataba, nagkaka-almoranas. Kung meron ka mga varicose, madalas varicose kasi ugat din yun eh. Halos pareho din ang cause. Madalas nagtatae, pwede rin magka-almoranas. Constipated, matigas ang dumi. Ito, irritable bowel, low fiber diet. Yan ang mga cause. Ganito yung almoranas. Oh. Merong almoranas na external, na sa labas, nahahawakan mo. Merong almoranas na sa loob. Minsan, mas delikado yung internal, eh, dumudugo. Di mo mamamalayan, pero pag labas ng dumi mo, parang may napupunit o masakit. Yan, delikado yan, internal. Minsan masakit, minsan hindi masakit. Pagtingin mo sa toilet bowl, may dugo. Okay? Kadalasan, almoranas. Pero syempre, pag matanda na, edad 50 pataas, rule out pa rin natin ang colon cancer. Minsan mas okay nga yung external eh, hindi na dumudugo eh. Okay? Minsan tinatanggal, pero kung hindi naman problematic, hindi tinatanggal. Yan, maraming klaseng almoranas. Sa umpisa, ganito pa lang, first degree, nasa loob pa lang, okay pa yan. Second degree, nakalawit na konti. Ayan, no? Third degree, nakalawit na. Ako, paglabas ng dumi, dudugo yan, lalo na kung matigas ang dumi mo. Yan, no? Matigas ang dumi. Ito, nakalabas na, pwede yan dumugo. So, ano ang 10 bagay na iiwasan natin? Number one, bawal umiri. Yung matagal na pag-iri. Minsan, pag nasa kubeta, magbabasa pa tayo ng isang nobela, matagal nakaupo, di ba? Mas mataas yung pressure. Eh. Tapos, pag iniiri mo, yun ang ano, lalo na pag pinupush mo maigi, pwedeng lumabas to. Pwedeng magka-almoranas. Palala ng palala. So, straining too much. Number two, pag constipated ka. Okay? Pag matigas ang dumi mo, kulang ka sa fiber, kulang ka sa tubig, hindi ka mahilig sa gulay, ayan, very constipated ka, pwede rin magka-almoranas. Diba? Kunwari, hindi daily ang dumi mo. Number three, kung mahilig ka sa spicy foods, sabi mo, Doc, bakit bawal yung maanghang? Diba, healthy maanghang? Oo, healthy naman maanghang. Pero pag yung sili, maanghang, mga spicy masyado, pagkain natin, masakit dito ang spicy, diba? Spicy challenge. Dito sa ano, maramdaman mo, mahapdi, di ba? Kailangan mo pa nga uminom ng gatas eh. Sa tiyan, mahapdi. Ngayon, paglabas ng spicy foods, yung capsaicin na component sa puwet natin, mahapdi pa rin yun. Mararamdaman pa rin. Masakit pa rin siya sa almoranas. Hahapdi pa rin. So, spicy at acidic, minsan di rin maganda, pero more spicy. Number four, ayaw uminom ng tubig. Oh, tatlong baso lang tubig iniinom. Siyempre, titigas ang dumi mo. Diba? Paano ba lalambot ang dumi? Kailangan watery ang dumi natin. Kailangan maraming tubig. Recommended at least 8 hanggang 10 basong tubig or fluid in a day. Lalo na pag kailangan natin kumain ng maraming gulay. Diba? Ano ba yung pampalambot ng dumi? 4 na piece. Papaya, pakwan, pears, peras, prune juice, grapes, konting mangga, pwede rin. Nakakalambot yan ng dumi. At sari-saring gulay. Kangkong, spinach, broccoli, ang palaya, lahat yan nakakalambot ng dumi. So, pag high fiber kinakain mo, maraming gulay, kailangan marami ring tubig. Ulitin ko ah. Maraming kang gulay kinakain, maraming fiber, kailangan mo uminom ng kasabay ng maraming tubig. Bakit? Pag kinain mo lang puro fiber na gulay,
hindi ka uminom ng tubig, yung fiber na yan, ano ba yung mga fibrous, yung mga okra, yung mga kangkong na yan, mai-stack up lang yan eh. Magiging isang bolang, parang magtitigas lang yan, lalo ka mako-constipate. So, pag marami kang fiber kinakain ng gulay, kailangan marami ding tubig para ma-ano siya, ma-flush out ng maayos sa pagdumi. Parang sa toilet bowl, pasensya na sa example ko, parang sa kubeta. Kung gusto niyo malinis ang kubeta niyo, kailangan flush ka ng flush ng flush. 'Di ba? Flush ka ng flush, kailangan maraming tubig para mabilis matanggal yung mga dumi sa kubeta, yung mga tissue, yung mga dumi. Paano? Kailangan mo water. Okay? More fiber pero more water. Number 5. Sa trabaho mo, 'wag umupo ng matagal. Minsan na ang studies nga, parang 6 to 8 hours tayo nakaupo eh, sa isang araw. Pag matagal nakaupo, syempre, maraming bad effects. Masama sa varicose, masama sa likod, nakakataba, hihina ang muscles sa tiyan, sa likod. So, every 30 minutes to 1 hour, lakad-lakad. Pag matagal tayo nakaupo, tataas ang pressure sa puwet. At lalong magkaka-almoranas. Ito number 6, baka hindi nyo alam. Yung matagalang pagbibisikleta o pagmomotor. Okay? Hindi ko sinabi huwag magbisikleta, huwag magmotor. Pero kung meron ka ng almoranas, masakit na talaga, matigas pa yung silya ng bike. Diba? Yung bike matigas. Lalo na pag hindi naman tayo sanay talaga. Yung prolonged, matagal na pagbabike, pagmomotor, matagal ka nakaupo, pwede mag-worsen. Oo. Baka mabawasan yung blood flow dito sa puwet natin, sasakit pa yung muscle, pwedeng lumala. Number 7, nabawal, pagbubuhat ng mabigat, di ba? Pag-ire, hindi okay. So, pag lagi ka nagbubuhat ng mabigat, kalaban mo, loose-loose, hernia, at almoranas. Pag umire ka, lumalabas to eh. Dapat nga, paano ibabalik? Yung iba, kusa, binabalik. O minsan yung iba, hihiga lang. O hihiga lang. Tapos minsan tinataas yung paa. Minsan bumabalik, minsan hindi bumabalik. Pero dapat relax lang. Bawas sa ire. Okay, heavy lifting, lumalala, lumalabas yung almoranas. Masama pa sa puso. Pagbuhat ng mabigat, masama sa likod, pwede pa ma-heart attack. Number 8, sobrang alak. Ang alak kasi nagko-cause ng dehydration. Inom ka na inom ng alak, ihi ka ng ihi, magkukulang ka ng tubig sa katawan, titigas ang dumi mo, kaya masama. Number 9, paninigarilyo. Paninigarilyo, hihina ang circulation mo, di ba? Nagbabara yung ugat natin. Yung mga arteries sa smoking, di ba? Smoking, masama sa puso. Smoking, masama sa utak. Pati sa almoranas, hindi rin maganda. Number 10, bawal gawin ay kamutin ng kamutin at minsan nangangati kasi niya. Nangangati. So, laging kinakamot, laging dumudugo, hindi rin maganda. Ano gagawin kung masakit? Palambutin ng dumi, yun ang pinakakailangan. Minsan hot seats bath, yung mainit lang, uupo ka sa mainit para kumalmal lang siya. Yung iba, nag-ice pack, pwede rin. Ang tissue nyo dapat malambot o dapat tubig na lang. Kasi pag lagi mo tinitissue na matitigas na tissue, masusugat eh. Pag dumudumi, minsan pwede natin gamitan ng KY jelly. Ako minsan nilalagyan ko ng KY jelly. Naglalagay ako ng KY jelly dito, pinapasok ko konti. Kahit papaano, makakatulong. Tapos yung pagdumi mo, dahan-dahan lang. Huwag mo biglang iire. Misa naiinis tayo, iniire natin bigla. Kaya lang, pag binigla mo, lumabas bigla yung matigas ng dumi, mapupunit eh. Mapupunit dun sa may, magkakaroon tayo ng anal fissure. Yung puwet mismo, napunit. Oh, bukod sa almoranas, may punit ka pa. Sobrang sakit nun. Sobrang sakit nito. So, bukod dito, may punit pa siya. So, pag anal fissure, pag uupo ka, hindi ka na makaupo sa silyang matigas. Dapat silya nyo pala malambot. Malambot ang silya, kama, malambot. Ito, misa may donut, para yung puwet mo nandito sa gitna. Ayan. O, exercise, malambot na tissue, maraming tubig. Ayan. O. Okay.
So, final tips, drink plenty of water, magpapayat, laging malinis dapat yung puwet, huwag uupo ng matagal, high fiber diet, iwas alak, iwas sigarilyo, iwas sa mga mamantika din. At ito yung mga high fiber sources na sinasabi ko sa inyo. Ayan, no? Mga gulay na magaganda. Okay, sana po nakatulong tong videos. Pinapakita ko rin mga good foods. Ito mga good foods. Yan, oh. Yan ang mga good. Yan. Mga good yan. Gulay. Lahat yan, maayos. Diba? Sari-saring gulay. Pwede yan. Pampalambot ng dumi. Apple. Okay din. Banana. Pwede na. Oh, prune. Prune juice. Mabilis maka... Wala tayong prune sa atin eh. Prune juice. 1/4 glass. Tubig. Yan ang mga good for almoranas. Yung mga bad, pakita ko lang yung mga bad, mabilisan lang. Dairy, depende. Yung iba, tumitigas sa dairy eh. Ako, may lactose intolerance ako pag sa dairy. Ito, nakaka-constipate kung puro kanin lang. Kung puro karne din, nakaka-constipate, oh, processed meat. Oh. Mga prito, makulusat yan, baka magtaik kayo. Salty, mas mamamaga ang katawan. Spicy, yan ang sinasabi ko. Paglabas sa puwet natin, masakit ng spicy. Caffeinated, alcohol, ano. Okay? So, saan po nakatulong itong videos natin para sa mga may almoranas. Pero kung malala na, madalas numudugo, pa-check tayo sa gastroenterologist or sa surgeon para masigurado. At meron ding mga treatment yung surgeon. Kung talagang malala na siya, merong mga minor operation na ginagawa. Salamat po.